Bagamat hindi raw pag-aari ng gobyerno ang mga nawawalang AK-47 rifles at M16, iniimbestigahan na rin ang ilang tauhan ng Philippine National Police. Sa kanila raw kasi dumaan ang paglilisensya ng mga naturang baril na nabawi ng Philippine Army sa mga nakaraang engkwentro sa mga rebeldeng NPA. My report, si Ian Cruz. Ito ang ilan sa nawawalang AK-47 rifles at M16 rifles. Ayon sa CADG, nakarating umano mga ito sa mga miyembro ng New People's Army sa Caraga Region. Nabawi ang mga baril ng 401st Brigade ng Philippine Army sa mga nakaraang engkwentro sa mga rebelde. Ayon sa CADG, isang Isidro Lozada umano na may-ari ng security agency ang nagpalisensya ng mga baril sa PNP at siya rin nagpasa ng baril sa NPA. Sa mga bus terminal at public market ng Usod, ginawa umano ang mga transaksyon ni Lozada. Sa 44 na AK-47 ay pinasuri ng Philippine Army, 5 ang positibong mula sa nawawalang mahigit 1,000 piraso ng high-powered firearms. Hindi naman matukoy ang iba pa dahil burado daw ang mga serial number. Nauna nang sinabi ng PNP na maharap sa kaso ang 5 retirado at aktibong general, pati na ang 14 pang pulis ng PNP. Itinanggi ng mga ito na sangkot sila sa nawawalang mga baril. Pero kanina, mismong PNP ang kumambyo. Hindi pa raw tapos ang investigasyon at hindi tiyak kung makakasuhan nga ang mga nabanggit na general. Pwedeng hindi kasama, pwedeng kasama. So there will still be changes kasi nga po napaaga yung pagkasiwala. Nilinaw din ng pulisya na hindi pag-aari ng gobyerno ang nawawalang AK-47 rifles. Pero iniimbestigahan na raw ang mga tauhan nila dahil sa PNP dumaan ang paglilisensya sa mga baril. Hindi to government firearms, hindi PNP ang nagbenta ng firearms, okay? Ang nagbenta yung supplier facilitated by the buyer. Ian Cruz, GMA News.